Kasali ang Pilipinas sa nangungunang 50 bansa na may pinakamataas na grado pagdating sa Peace and Order ayon sa inilabas na 2020 Global Law and Order Report ng Gallup, isang analytic and advisory firm na nakabase sa Washington. Ang report na ito ay nagtataglay ng resulta ng survey na isinagawa noong October 2019 na nagpapakitang buwang kumpiyansa ng taong bayan sa mga tagapagpatupad ng batas sa bansa at mas nararamdaman ng mga ito ang tunay na seguridad sa kanilang komunidad at kinabibilangan. Ayon pa kay Senator Bunggo, isa ito sa mga legasiyang iiwan ng administrasyong ito na kailanmay hindi nagpatumpik-tumpik sa pagbibigay ng serbisyo publiko at ngayon nga ay naglagay sa bansa sa isa sa may pinakamataas na marka ng Peace and Order na may kaparehong grado sa Australia, New Zealand, Poland at Serbia. Hindi rin biro ang sakripisyong patuloy na binibigay natin mga kapulisan upang panatilihin ang seguridad at kapayapaan sa ating komunidad. Lalo na at may banta pa ngayon ng pandemya na kahit pa maging sarili nilang kalusugan ay malagay sa alanganin ay sige pa rin ang kanilang pagtupad sa tungkulin kanilang sinumpaan. Habang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin, nariyan din ang mga mapagmatsyag na mga mata ng taong bayan na sumusubaybay sa ating mga kapulisan dahil batid ng lahat ang patuloy na internal cleansing sa kanilang mga hanay. Kitang-kita ngayon na nasa magandang liderato ang ating bansa. Bagamat may mga ilang grupo ang nagpapahayag ng saloobin tungkol sa human rights in violation sa Pilipinas. Pero nanaig naman ang boses ng mga taong nakakaramdam ng pagbabago at seguridad at kanilang mga kaligtasan, nanumbalik din ang kanilang pagtitiwala sa mga tagapagpatupad ng batas. Para naman kay Senator Bunggo, ang pamahalaan ay nasa likod ng mga kapulisang maharap sa anumang kaso at handang umagapay sa mga tao basta sila ay nasa tama at sumusunod sa naaayong proseso ng kanilang operasyon na itinakda ng batas.